Welcome back to my channel. This is Nib TV again. So ngayon guys, meron naman tayong gagawing repair tutorial. Bali kung ano ito. Isang hot air gun na i-repair natin ngayon. Bali ito guys, ang itsura niya. Hot air gun. Ang issue nito ay sa hindi na siya umiinit pero umaandar naman yung kanya, motor niya. Ibig sabihin maring sa heater ang diferensya. Kasi ang nangyari nito guys, bumagsak ito dahil sa bigat. Kasi sinabit ito, sinabit ko to dito, nilagyan ko sa bitan. Tapos sinabit ko doon sa, papakita ko sa inyo yung pinagsabitan. Ito guys. Yan. Yan guys. Yan. Dito. Sinabit ko siya rito. Yan. Hindi na nakayanan yung bigat. So bumagsak ito. So pagkabagsak niya, hindi ko muna siya chinek. Kasi merong ibang ginawa. Bali, ngayon ko lang sa chinek uli. Tapos, sinubukan ko kung gumagana ko ba. So, okay naman. Maandar pa naman. Kaya nga lang, guys. Gaya na sinabi ko, hindi na siya umiinit. Maring ang suspect dito ay yung kanyang heater. Yung coil ng heater niya. Baka naputol na. Susubukan natin ngayon guys itong ayusin kung magagawa pa natin ang paraan. Para malaman nyo na maandar siya, isasaksak ko siya. Pero bagong lahat, isa mo nang maiksing intro. Para doon sa ano, yung mga bago pa lang sa aking channel, paki-subscribe po Nib TV. At saka paki-sabay na rin guys ng ano ng notification bell para ma-update kayo sa mga bago pang mga video. So, te-test natin 'to guys. Sasaksak ko muna. Yan guys, nakasaksak na siya. Bali ito yung ano niya. Power controller niya. Pag naka zero off, tapos yung kapag nasa 1, siguro minimum, tapos yung 2 yung malakas na. Tapos, ito ang model niya. Bali, sa Lazada ko lang nabili ito. Matagal na to. Kasi, nauso yung mga ano yung mga SMD. So, para matanggal yung SMD, kailangan meron tayong mga hot air gun. Tapos, meron pa siyang nozzle kung gusto nang paliitin. So, try natin guys. Test natin. So, power on. Yan. Gumagana yung motor niya. Yan. Pero, walang init yun. Dapat yan, kung may init yan, mapapasok na ako. Meron siyang kunting warm air na lumalabas, pero mahina pa rin ang init. Number 2. Ayan, medyo malakas-lakas na. Wala pa rin. So, short. So in short, parang hangin lang lumalabas. Wala masyadong init. Ito, subukan natin tong string tube na to kung kaya niyang palambutin para patunay na talagang wala na siyang init. Ayan, normally, dapat ito magme-meltdown na to yung
para matutunaw na siya din magdidikit-dikit na. Sa pinakamalakas, number 2. Wala pa rin, wala epekto. So, may diferensya talaga guys yung ano niya sa heater niya siguro. So, bubuksan natin 'to. Bunutin ko muna. Bubuksan natin para makita natin kung ano ba talaga ang sira nito. Buti yung pagkabagsak niya, hindi naman siya nabasag. Kasi hindi naman purong sahig yung binagsakan niya, tumama pa sa sabag. So, itong kwan niya, 110 to 220 volts, 50 hertz, 2000 watts. So, mainit talaga siya, 2000 watts eh. Tingnan natin kung 'to sa likod. Yeah, may control lang siya ng low or ano to? High. Ano? High nga, low and high. So pag ganito, high. So try natin. Ayan, ibig sabihin naka-high na siya niyan. Try natin, baka hindi lang natin na ilagay sa high kaya mahina siya. Saksak uli. 1. Naka-high yan guys, ha? Naka-high. Ayan. Todo. So wala pa rin guys. Naka-high. Kita ba yan? Baka baliktad ang ikot natin. So subukan natin dito naman sa kabila. Baka dito yung high niya. Yan, pag ganyan. Okay. Testing. So, wala pa rin. Meron siya guys na konting warm lang, warm air na lumalabas. Siguro nagagaling na yun sa yung sa motor. Kasi ang configuration kasi nitong ano, ang mga air, hot air gun na to, meron siyang parang blower. Parang yung tagabuga ng hangin. Parang fan na maliit. Tapos meron siyang heater. Ang heater niya maring dito banda. Dito, bubuksan natin mamaya. Tapos bubugaan siya ng hangin. Lalabas dito. Kaya naging hot air gun siya. So guys, ha, bunutin muna. Tapos buksan na natin. Para makita natin ang sira. Kunin ko ang aking screwdriver. Ah, sayang pa naman. No? Hindi pa naman masyadong gamit na gamit ito. Kung nasira man yung heater niya, ewan ko lang kung may spare mabibili. So, dito yung tornilyoan niya. Yun. Okay. Tabi muna natin to. So, ito yung sa power supply niya. Switch. Meron siyang malaking Schottky diode na to. Malaki. Tingnan natin. Ang 6 ampere na diode. Malaki ito. Pang heavy, high pa, pang high current talaga yan.
Ito yung motor. Ang sinasabi ko na parang kwan. Ito yung sa kontrolan. Oh. Wala namang connection. So, for display purposes lang pala to, guys. Wala siyang gamit, oh. Inikot-ikot pa naman natin kanina. Na kwan tayo nito, ah. Napeke tayo nito, ah. Wala namang kontrolan, eh, oh. Wala naman dyan. Tsaka motor ito, eh. Paano mo makakontrol lang? Ah, pang cover lang pala talaga to. Nilagyan lang siguro ng ganyan, mga low, low, high. Para kunyari magmukhang gan. So, na-fake tayo dyan. Ito kanyang motor. So, itong motor na to, maaring ito yung sa blower na naka-connect ko dito. Maaring ito yung blower niya, yung pan. Tapos, dito yung ano, yung sa heater sa loob. Tignan natin, guys. Mabuksan natin to. Yun. Yun. Ayan, natanggal natin. Ayan. Oh, yun. Tama nga yung ulan natin. May fan nga. Ayan, oh. So, bali, pag kuha na siya, naka-power on, iikot itong fan. Ito yung maghihigop ng hangin. Tapos, ibubuga niya rito. Papasok dito sa... Ayan, palagay ko, dito yung heating. Ayan nga, guys. Ayan, oh, kung nakikita niya. Close up natin. Nandun yung heating element sa loob. Oh, yun, oh. Yan, parang... Kwan. Check natin, guys, kung buo yung heater. Ayan yung heating element niya. Check natin. So, from here, tingnan natin, check natin dito, tsaka doon, kung buo, tsaka itong blue, tsaka itong black. Ayan, may mga, meron tayo pwedeng maano rin eh. Bukan natin. Kung buo yung, baka, ano na siya, yung, tag dyan, putol na yung coil. So, nasa ano lang tayo niyan, nasa continuity. Para malaman na natin kung buo. Okay. So, wala tayong problema sa power supply. So, hindi tayo masyadong, dito tayo mag... Check natin yung continuity nitong... Black wire. Doon, meron doon black. Tsaka ito. Ito yung black wire. Dito siya nakakonect. So, okay, buo. Yung red wire, dito siya. Tapos itong red, ito, ito. Ayan, ayan guys. Ito yung red. So, buo rin. Itong blue. From here. Tapos may blue rin dito. Blue wire. Ito. Bah, parang wala yung blue. Ah. Ulitin natin. Baka hindi lang natin natatouch yung terminal doon. Blue. Wala sa blue. Okay. Meron din. So, itong tatlong wire na tinest natin, puro buo.
Ngayon, ang terminal ng pinaka-terminal ng ano na kailangan matest natin yun eh, yung heater, heating coil. Pamento, tika, meron pang mga tornilyo nito. Subukan natin muna buksan. Kung sakaling nang putol na yung coil, titingnan ko kung meron akong mabibili na, wala kasi akong spare ngayon yan eh. Titingnan ko lang kung may mabibili tayo. Pag wala, i-standby ko muna to. Hindi muna natin magagamit ito. Kailangan natin ma-confirm na buo pa yung heating element niya para sure tayo. Okay. Tatandaan muna natin saan galing nito. May kanal dito. Yan ang daanan ng wire. Para hindi tayo mahirapan. Yun, may kita na yung terminal ng coil. Ito yung isang dulo ng coil. Saan ba yan? Ito, no? Itong black and red yata. Kailan niya merong ano yan. May resistance. Yun. Wow, mukhang buo ah. Sana buo pa. Sana buo pa, parang hindi tayo bibili pa. Ayan guys, oh. Meron siyang 2.4 meg. So, buo. Yung siguro ito yung low. Tapos may blue rito. Tingnan natin kung buo rin. Blue and red naman. Teka. Sorry, sir. Blue and black siguro. Kasi black ang common eh. So, black. Dito tayo. Tsaka blue. Black. Ayun. Ayun, buo. Ay, salamat. Buo pala. Yan, may ko, no? 214 ohms. So, yan ang low. Kasi 214 ohms lang siya. Ito yung black and red. Ito yung high. Kasi meg siya. Ayan, no? 2.46 mega ohms. So, buo. Wala tayong problema sa heating coil. Ba't tayo aminit? Ayan ang tanong. Yung fan, siguradong buo to kasi nagbo-blower nga siya kanina eh. Dito. Di kaya may mga teka-teka lang. Ayun, para may nakikita ako guys ah. Mukhang sinaswerte pa rin tayo. Ayan oh. Ito guys, nakikita nyo ba to guys? Ito. Ewan ko lang kung kita. Ito guys, ito. Di ba parang dalawa isa, tapos isa rito. Ito, isa. Ito. Ayan. Ito yung una. Ayan. Parang magkakonek eh. Try nga natin yan kung meron tayong makuha ng continuity dyan. Maaring dyan lang yan eh. Kasi bumagsak siyang pag ganun. Maaring nakalugang kuan ito. Na misalign yung kanyang ano kanyang mga heater coil. Tingnan natin. Oops. Meron namang ano resistance lang pero walang ano. Ano kaya tanggalin to? Para makakatakot ako mabali yung kwan eh. Yung asbestos niya.
Kailangan matanggal natin to para makita natin ang pinakaloob talaga. Yun. Yun. Konti na lang. Ito naman sa kabila para balance. Yun. Tigas naman ito. Parang kakatawa, baka mabali. Hirap pa. Yun, yun. Konti na lang. Naman sa kabila. Ito guys, oh, yung sinasabi ko yan. Oh. Kita nyo ba? Baka ito, hindi na nagko-contact tong dalawa. Yan o. Oh. Kasi ito, simple lang yung ano niya. Eh. Connection niya, dyan lang. Tapos may check natin ba nga may putol nga doon. Hirap lang tanggalin eh. Yun. Yun. Salamat. Ah, ha. So, tama yung ano natin guys, oh. May coil nga siya, oh. Ngayon, tetest natin ito. Sa dulo, tingnan natin kung buo, kung may continuity. Yan, tester natin. Okay. So, kung ito yung dulo ng coil. Okay, meron. O, buo. Itong isa, itong kulay black. Kasi ito, nakakonect siya dito. Ito. Ito, connect siya dito. So, itong black, ito rin ang dulo niyan. Kasi pag ano lang yan eh. Paikot lang yan eh. Sabay kanina. Ito. Tapos yung black. Ayan o. Meron siyang ano. Resistance. So, buo siya. Ito naman yung sa red. Sa red. Test natin dito. Dulo. Ito, kahit dito lang, pwede na yan kasi. Red. Oops. Sorry. Ito, dulo. Tapos red. Ito na lang. Oh, may resistance naman siya eh. Ibig sabihin, buo. Walang putol sa coil. Tsaka, kung i-observe natin visually, yan o. Oh, wala man damage sa coil, yun. Eh. Ito yung sinasabi ko, baka dito walang connection. Dito. Tsaka dito. Oh, may resistance naman. Oh, kung wala siyang connection, dapat. Kaya ang diferensya. Ito kaya. Ito yung pinagdududahan ko eh. Ito, lapit natin. Ito guys, oh. Maaring ito kasi baka hindi na to nagdidikit ganyan, no. Oh, titingnan ko. Parang may space nga eh. Tingnan ko. Ah, yan, kitang-kita. Yan, no, guys, oh. Kita niyo ba, guys? 'Di ba parang angat? Ayan, no. Parang may space, 'di ba? Ito, guys, oh, yung tinuturo ko ito. Ito. Ito, ito. Kung titignan ko ng patagilid ganyan, yan, maski kayo nakikita, di ba? Parang may space. Yan o, kaangat.
Pero bakit pag sinusukat natin resistance dito, meron naman siyang ano? Ulitin natin ah. Ano, may resistance 'yo. Then yung tester natin. Oh, pag inalis ko, pag pero tuda talaga kasi parang ewan ko lang. Ito, kuha lang natin to guys ha. Try lang natin. Kasi parang naalala ko meron akong ni-repair na, ano ba yung ni-repair ko na toaster ba yun o kuha na dito rin nagkatalo sa kuha na to. So gagawin natin guys, subukan ko lang, baka sangali yan. I-bend lang natin ng konti. So ba yan, pang ano po. Kaya lang guys ha, sandali lang. Subukan na natin i-bend. Kailangan yung dikit na dikit talaga siya. Wala yung ano ko ha. Bale, pwede na to. Ito na lang guys. Saka parang na-misalign siya talaga. Tingnan nyo. Medyo gumano siya. Lumisan. Gaya na dapat ibabalik natin ng konti. Yun. Ito nyo guys. Gumano siya kanina. Oh. Yan. Nakaganyan siya. Oh. Ay, binalik ko siya. Babalik natin sa dandan para makita nyo. Yan o. Oh. Pagkalaglag nga na-misalign siya siguro. So ibabalik natin siya ng konti. Para sumentro. Ayan. Yan ah. Nakaganyan siya kanina. Babalik natin ng konti. Yan, para sementro. Tapos, ibibend lang natin to. Lagyan natin ng pinaka-lever sa ilalim. Yan, para pag binend natin, yan, may ano siya. Yan. Medyo makabuelo-buelo siya ng konti. Yan, subukan natin. Ayan. Medyo dikit na siya. Kanina nakangat siya ng konti. Konting tulak, konting tulak. Okay. Tester natin. Natin kung meron na siyang continuity. Ayun. Meron pa. Kuhan pa rin siya. Tag dyan yung resistance pa rin. So, pero duda ako parang nakaangat talaga siya. Sa palagyan pa natin ng sa pang konting ano. Tukuran natin dito. Tapos medyo bend natin. Dagdagan natin ng bend para sigurado lang tayo. Ayan. I-bend lang natin. Ayan, para sigurado talagang side talaga siya. Ayan. Okay. Tester. Okay. Yun. Okay na. Kasi kanina, dito, resistance lang siya ngayon. May continuity na yun. Kanina na-check natin dito, resistance lang. Dito lang siya nagkakaroon ng continuity. So, nang inangat natin yon, eto ngayon, meron na siyang continuity. Alright. So, yun ang naano natin kanina. Na-miss natin na one kanina pag-check. So, balik na natin uli. Hopefully, sana gumana na siya. Para solve na natin yung problem.
Ano, hindi na siya gano'ng masikip. Kagaya kaganina na pagtanggal. Oops, mali, konti. Ikot ng konti. Ayan. Yun. Dito natin i-test. Test na lang natin guys na kahit hindi ko muna isasara. Paparamdaman ko lang naman kung minit. Okay, so subukan natin kasi mayroon isara kagad natin tapos hindi na naman siya gagana. Uulit na naman tayo. Lagyan lang natin ng tukod dyan. Op. Okay. Tingnan natin kung may pagbabago ba. 1. Yeah, ito guys, mainit. Aray. Ito guys, mukhang okay na. Mukhang nadali natin. Minit eh, oh. Sandali pa lang yun. Samantalang kanina, tagal. So, okay na to guys. Tetestingin natin. Asa ba yung ano natin kanina? Ito. Ito. Testing natin kung kaya niya ng yan o to. Oh, ayan guys, nakita nyo. Ayan o. Pansin nyo guys. Ayan o. Ayan o. Natutunaw nyo na o. Diba? Ayan o. Tama, iba na form. Nakakali. Ayan o. Alright. Okay. So, nadali natin. Yun lang pala. So, ngayon guys, i-close ko na siya. Ibig sabihin, na-repair natin. Kuklose ko na siya. Tapos, tetesting natin ulit siya mamaya yung final test natin. So, tama yung ating ano, evaluation kanina na yun nga, kulang lang talaga sa bending. Okay, so isara natin. Para mapakita natin na talagang okay na siya. Uminit na siya. Oh. Ayan. Ayan. Low yan, low. Lagay ko sa mataas. Ayan. Ayan, manambot siya. Ayan, diba? Ayan, minit. So, yun lang guys. Kung nagustuhan niya to guys tong video natin, paki-like and share na lang guys para magkaroon din ng idea yung mga kaibigan natin na may ganitong klaseng hot air gun tsaka nagkaroon ng ganong mga klaseng issue. At least check lang muna nila kung buo yung mga ano, coil. Pag buo yung coil, so nandiyan lang yung kanyan, maaaring sa contact point lang gaya ng sinabi ko kanina. Medyo umangat kasi pagkabagsak siguro nito. Pag ganito siguro bagsak niya, pak. Kaya medyo nakalug lang yung nawala lang sa na-misalign lang yung ano niya, yung contact point niya. So ngayon guys, mainit pa rin siya.
So, para doon guys sa mga ano, yung hindi pa nakasubscribe sa akin channel, eh, paki-subscribe na lang po. Anib TV. Paki-sabay nyo na po yung notification bell para ma-take kayo sa mga bago ko pang mga videos. So, ito guys, ang nangyari. Inainita na siya. Kanina flat siya, di ba? Ngayon, lumiit siya na lumiit, bumilog. Parang mag-shrink talaga siya. So, maraming salamat guys sa panonood. Sana nagustuhan niyo yung video ko. Hanggang sa sunod muli.